Bandang alas 3 sa madaling araw nitong January 25, kitang nag-withdraw ng pera ang lalaking ito sa ATM sa Malate, Maynila. Ang hindi niya alam, naispata na siya ng 6 na holdapper. Matapos mag-withdraw, nilapitan siya ng mga sospek. Nakatakbo pa siya pero inabutan din ng mga sospek na may dalang mga baril. Nakuha sa biktima ang kanyang cellphone na 3,000 pisong cash. Ayon sa biktima, papasok na siya noon sa trabaho. Sabi ko mag-withdraw dahil nga po dun sa papadala ko sa nanay kong pera, yung panggamot ng nanay ko at saka pambayad sa bahay na inuupahan ko. Ang ginagawa ng kapulisan at saka ng mga barangay, talagang nagjo-join forces na talagang nagkataon lang na siguro mayroong spotter umikot, alas 3 pasado na, mga 3:20. Kanya nalusutan yung mga pulis at saka yung barangay ko, barangay Tanod. Ngayon naman, nag-usap naman ni Colonel Cortez para mabipa pa security. Naaresto na ang isa sa mga sospek ngayong Miyerkules. Positibo itong kinilala ng biktima. Malapit siya sa akin . Siya yung umaagaw ng bag ko . Kaya nakataas yung helmet niya. Wala siyang face mask. Kaya siya na-identify ko. Ngayon po ay nandito to sa kustudiya ng Paco PCP kung saan nahuli naman ito dahil dito sa paglabag sa isang ordinansa kung saan nga nalaman din natin na meron pala siyang warrant of arrest sa kasong murder. At yung motor na ginagamit niya, nalaman din natin kasi nung nasita siya, nakamotor siya, nalaman natin yung motor ay carnap din pala kasi lumutang doon yung isa sa biktima. At tinitingnan din natin yung iba pa niyang koneksyon sa iba pang mga insidente ng akyat bahay at carnapping dito sa lungsod ng Maynila. Nitong Lunes na madaling araw, isa namang insidente ng snatching ang nangyari sa parehong barangay. Ang biktima, isang dayuhan. Kita sa CCTV ng barangay ang paghablot ng nakamotorsiklong suspect sa cellphone ng biktima habang patawid ito sa kalsada. Hinabol pa ng biktima ang rider na muntik pang makabangga ng pedestrian sa Taft Avenue. Meron na rin mga insidente dito na nangyari na ganyan na nahuli naman agad natin at naniniwala tayo na mahuli din natin itong mga gumawa na ito. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa dayuhang biktima para makunan ng pahayag tungkol sa insidente. Iniimbestigahan na rin kung iisang grupo lang ang responsable sa dalawang insidente. Robert Mano, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.